Good morning mga kapting and welcome back dito sa RP26 Law Vlog. And today's video mga kapting, gagawa tayo ng Vperch saka widowhood ng mga kalapate natin. Saka yun yung mga gamit natin, yung mga retasong plywood saka yung mga kahoy. Kaya tara, sama niyo ako. Yan mga kapting, ito na yung mga gamit natin na sa paggawa ng Vperch. Retaso plywood na pwede pa natin magamit tsaka pwede pa ting magawa pa tayo ng Vperch dito tsaka mamaya gagawa din tayo ng widowhood ng ating ibon. Sa ngayon na tingin muna natin yung mga ibon natin na pang 120 days dahil na nilagay ko na dito sila sa taas na viewing ko dahil nga sobrang ganda na ang panahon natin ngayon, sobrang ganda na ang sikat ng araw kaya mas maganda na ngayon na mga kapatid nga tumambay na dito yung mga younger men sa taas ng mga organization ngayon hindi na silang dalawa yung isang ibon natin is viewing black check mukhang hindi ko napansin dito. Sobrang hirap dahil nga malay mo dumaan yung ibang ibon na may tense na sumabay sila dahil nga gusto na sila gusto na nila nang lumipad balik-balik dito sa mga bubong natin dahil nga pinakabisado nila yung area natin dito. Balik ako dito mga kapating sa ginagawa nating Vperch. Umpisa na natin mga kapating. Thank you.
minutes later. Yan mga kapting, sa wakas natapos natin yung ginagawa nating Vperch. Yan o. Bali, dalawa lang yung ginawa natin dahil dalawa lang naman yung kailangan natin dun sa mga breeder cage natin, sa mga breeders area. Dahil kailangan nila ng magpatungan ng mga breeder natin. Sa ngayon na kakabit na natin dun sa loob. Ginawa natin to yung dalawang Vperch para gawing patungan nila. Sabi ko nga kanina, magiging kagandaan na ganito. Mas maganda na meron silang patungan. And then, yung isa, dito natin ilalagay sa kabila. Kaya wala siyang patungan. Kahit naman pag yan siya na tutulog sa hig. And then, dito rin sa kabila. Siyempre, kailangan natin na kasama ang tagahawak. Ayan. Kaya tawagin ko na yung kapatid ko. Ayan, tagahawak natin ng Vperch. Ayan, kukuha tayo ng paku. Pakuin natin dun sa likod sa merniero. Ayan, kukuha tayo ng apat tsaka martilyo. Ayan. Yung ginawa nating widowhood ng ibon natin. Ito, nasa 50% na. Malapit nang matapos. Abunan natin yung box na gagawin natin. At sa ngayon mga kalabating, napag-isipan ko na pinturahan ng dilaw. Dahil nga meron tayong pintura na natira. Ilalagay na lang natin dito para maging matibay yung kahoy nila. Yung kahoy at saka plywood na
gagamitin natin dito sa widowhood natin. Kaya tara, pintura na natin. Yan. Kulay dilaw, mga kapating. And no choice tayo, mga kapating, dahil tira lang to ng pintura na ginamit natin dati. Kaya sayang lang naman pag tinapon natin, kaya dito na lang natin. At sa ngayon, mga kalabating, bali ito na yung kinalabasan ng ginagawa nating widowhood. Ayan na yung naging itsura kanina ng pinunturaan natin. Ito, ayan, nilagyan natin ng steel matting. Tsaka dito, lagyan natin dito na mamaya ng pintuan niya. Bali ito yung ginawa natin kanina na pintuan. Ayan o. Tsaka merong trapdoor dito sa gilid. Mamaya siguro matatapos na to. Sa ngayon, mapahinga muna tayo saglit dahil napagod din tayo, mga kapating. Ayan muna yung update dito sa ginagawa ating widowhood. Kaya balik na lang ako mamaya, mga kapating. Sa ngayon, mga kapating, sinubukan na natin ikabit yung ginawa nating widowhood dito. Ayan, ilagyan natin ng isang ibon. Sa susunod ng kubong dyan sa taas para hindi sila tumambay dyan kung sakaling dyan na yung ibon natin. Kaya sana masanay sila sa ginawa nating na motivation na widowhood. Kaya maraming salamat, mga kapating.